Hello, what is up mga mom, sir, mama ka po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Transformers Rise of the Beast Scourge Yolo Park AMK series. Thank you very much, Yolo Park, for sending the figure over to Manila, Philippines. Ayan, unbox natin to, i-review and then i-customize natin. Hopefully, we have more project collaborations to come. Okay? And gumamit na rin ako ng blue tack for masking ng mga pegs para pag in-spray natin hindi siya masyado mahigpit. Tapos meron din tayong mga alligator clips. Yan para ma-handle natin yung mga parts. Para pag nag-spray tayo hindi ma-spray yung kamay natin. And then we have Bosni number 4 flat black. Ito yung gagamitin natin spray can for the primer. Ang gagawin natin for the primer, gamit tayo ng 2 thin coats. Okay? So yan, balikan. Okay, we are done with the black primer. Yan, dalawang coats yung pinatong natin dito, inilapat natin. So tanggalin na natin yung mga blue tack para makabit na natin yung mga pieces. Ay, hindi mo na natin kakabit, pero at least ma-test fit man lang natin. Okay? Kung ano yung fit niya. Okay, wala naman itong pinagbago. Same lang. Okay, ayan. Okay, nakakabit pa rin natin maayos. And flush pa rin naman. Okay. Excuse me. Okay, next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color Grease Metallizado 77.720 Gunmetal Gray. Yan, ang method ng application natin ay dry brushing. So, load natin yung brush. Pati sides. Yan, load natin ng paint gamit yung palette. Tapos ito yung gamit kong brush, makeup brush na flat top. Tapos nakuha ko to sa binigay sa akin ng wife ko. Shout out to my lovely wife, super super supportive. And, tanggalin natin most of the paint. So kung yung niload nyo dito 100%, tatanggalin natin yung paint, siguro mga 85% yung tatanggalin natin using a porous material. In this case, ako paper lang or cardboard. Yan. Tapos pahid natin dito sa material. So yung concept ng dry brushing is applying very thin layers of paint dun sa mga areas na nakaangat. So ibig sabihin, hindi matatamaan yung mga areas na receding or malalalim. Okay, try natin dito. Yan, sa likod yan, dito sa may spine para mas makita niya. Okay? Yan. Mas lalabas yung mga detail niya kasi natatamaan dito yung mga nakaangat. So nag-a-add siya ng highlights. Yan. So yung movement ng brush niyo pwedeng up and down, left and right. Yan. Depende yan sa kung anong gusto niyo lagyan ng gunmetal. Yan. Okay. Gagawin natin to sa lahat ng parts, okay? Okay, natapos na natin yung gunmetal na dry brushing. Ito na yung status niya. Then, here's the head and the body. Ang next na gagawin naman natin, mag-apply tayo ng mga colors naman. So, start tayo with Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Intense Violet mixed with purple. Yun yung first na natin na color for dry brushing. Simulan natin dito sa kanyang leg. Okay. So, dito mag-start yung hologram. So, lahat yan purple. From the bottom, pocket. Next color na gagamitin natin for dry brushing ay Hero Paints Cobalt Blue naman. Okay, same technique, dry brushing pa rin. Apply tayo dito sa bottom of the feet. Dito yung pinaka-intense na kulay. Tapos pocket tayo. Okay, apply natin sa lahat ng parts. Next color na gagamitin natin for dry brushing ay PH149 Light Turquoise. Okay, same process lang din. Para magkaroon lang din ng additional
highlights. Okay, we are done. Ito na yung foundation ng ating armor. Mixture siya ng intense violet, cobalt blue, tsaka turquoise. And again, thank you Yolo Park for sending the figure over here, Manila, Philippines. Okay, next. Medium orange, traffic yellow, and white. Ito yung mga paints na gagamitin natin para sa line art. Gagawin natin dito yung parang grid style na hologram. Hologram. Okay, maglagay tayo ng orange. Tapos yellow. And then white. Okay, tapos mix natin. And lagyan na din natin siya ng konting tubig. Mga ilang drops lang. Okay. Ganyan. Para mas mag-flow yung paint. Mahirap kasi pag hindi nag-flow yung paint, hirap mag-apply ng ano, ng lines, ng grid. Ayan, para siyang, ayan, yun yung mixture natin. Orange. Okay, mag-add na rin tayo nito, lemon yellow. Ay, medyo dark yung nagawa natin, and medyo hindi makita yung registro dito sa ano, sa armor. So gagawin natin mas light pa. So yellow, lemon yellow, tsaka white. Ayan, mix lang natin yung tatlong kulay. I think mas okay ito. Tapos konting orange lang. Ayan, nag-add na rin ako ng lime green dun sa color combination natin. So parang mas ganito na yung kulay niya. Okay. Pero may yellow pa rin. Parang yellow-green yung ina-apply natin. So, try natin dito. Yung mas kita na. Compared dun sa kanina. Ang labnaw. Ang labnaw talaga ng yellow eh. Kaya mas maganda kung meron siyang mixture ng white tsaka lime green. Yan. Okay. So, yun yung line art na gagawin natin. Balikan ko kayo kapag natapos natin yung line art. Alright, here's our grid na hologram. Na-apply na natin yung yellow. So, gagamitin ko pa rin itong orange na ginawa natin kanina para makapag-add naman ng depth. Okay. So, kung ito yung line art na yellow, maglalagay tayo ng orange dito. Sa mga edges lang. Alright, we are done with the line art. So, ito na yung progress natin. Here's the legs. Okay. Yan. Ito na yung kanyang right leg. Tapos, ito na yung kanyang anong arm? Anong part ba to? Left arm. Okay. Yan. Yan yung left arm niya. Okay. We have the shoulders. Tapos, ito pala yung kanyang face, chest, tsaka abdomen. Ayan. This one, waist. Okay. Ano pa ba? Ah, ito pa. Ito yung kanyang crotch area. Okay, next, weapons naman. Dito sa weapons, ang gagawin natin, ayan, dito tayo magsimula sa kanyang ion cannon. Dito sa ion cannon, mag-dry brush tayo ng orange dito sa... Ito yung pinaka focal point. Ang gusto ko dito, mangyari, ito yung, dito nang gagaling yung pinaka matinding source ng light. So, ibig sabihin, dito yung pinaka lightest, tapos ito yung medium, dito yung light. Ay, dito yung, ataga, light, medium, dark. So, yun pala, light, medium, dark. Okay? So, unahin natin yung orange, tapos yellow, and then white. Okay, dry brush tayo ng orange. After ng orange, yellow naman. Okay. Okay, dry brush ulit. Okay, next, white naman.
Okay, we are done with the weapons. So ito na itsura niya. So mas light dito, yellow and orange dito sa may middle part, tapos pa dark dito sa bottom part. Okay, and next na gagawin naman natin, mag-add lang tayo ng konting details using light turquoise and white. So pinag-mix ko lang sila, nalo ko lang yung dalawang paint, and then it's dito yung madilim na part. Lalagyan natin siya ng extra paint details lang. As in, maliliit lang talaga. Something like that. Okay. Alright, nagpalit tayo ng color dito sa dark side na to, yung line art natin or yung highlight natin, kasi medyo madilim yung turquoise. Ito yung turquoise. Nasaan na ba yun? Ito. This one. Medyo madilim siya. Yung gusto ko mas kita. So, nagpalit tayo ng green. So, mas kita yung green. And yun yung gagamitin natin for the line art dun sa mga dark na spaces. Katulad nito. Okay? Okay, we are done. Thank you very much, Yolo Park, for sponsoring this video. Maraming salamat for sending the Yolo Park Transformers Scourge Rise of the Beasts AMK series na model kit. Okay? So, ito yung last na process na ginawa natin. Nag-apply tayo ng top coat using Bosni Flat Clear number 191. Okay, after spraying, inassemble ko na via Facebook Live. Ito na si Scourge. And ito na yung ating concept. At least, na-execute natin. Yun lang naman talaga yung gusto kong, yun yung goal ko dito sa mga action figures. Yung concept ko ma-execute ko dito sa mga toys, di ba? So meron tayong creative freedom to do everything what we want, and we have access to materials, to paints, to paint brushes, to tutorials. Kaya yun, kung gusto niyo matuto ng mga paint styles like this, meron akong mga ina-upload sa aking YouTube channel. Yan, hologram grid sa Transformers. Okay? So yun, ito na yung ating concept. So recap ulit, nag-prime tayo ng black. And then we dry brush with gunmetal, and then nag-apply tayo ng dry brushing ng mga kulay. Ang gamit natin doon ay intense violet, cobalt blue, turquoise. Tapos afternoon, ginawa na natin yung line art. So yung line art natin, dalawang klase pa, dalawang colors. So you have yellow, ayan, mas yellowish yung una. Tapos yung highlights natin or yung shadows, orange. Okay, tapos ito yung kanyang ion cannon. And then, you have the claw. Ito na yung claw natin. Ay, umiikot yan. Okay, gusto ko rin to kasi umiikot. Pero, for the video, ito naman yung gamitin natin. Itong kanyang dark blade. Tsaka, yan, dark blade. Tsaka itong ion cannon. Tapos, ito rin yung kanyang battle damage na faceplate. Okay? So, yung concept natin dito, half hologram grid style. Na asymmetrical yung design. Asymmetrical yung balance niya. So you have the hologram grid starting dito sa kanyang left na arm. Yan, papunta dito sa kanyang shoulders hanggang dito sa left side ng kanyang face and body. Tapos dito naman sa right side, yung right foot niya, dito nag-start yung holo, papunta dito sa kanyang ab section or stomach section, sa waist, sa groin. Okay? Dito wala. Sa sword lang nagkaroon ulit ng highlights, okay? Para ma-emphasize yung dark blade. Tapos dito sa parts na to, since medyo mas dark, nag-add ako ng mga highlights na green. Yan, green tsaka turquoise para magkaroon ng edge highlighting. Kasi pag wala yan, parang sobrang dilim. Yan, parang sobrang dilim lang niya. So nag-add lang ako ng mga highlights na green and turquoise. Okay. So yun lang, mga ma'am, sir. Tapos na ang ating Scourge project. Again, thank you very much, Yolo Park. Sana marami pa tayong projects na magawa together. Okay, so yun. Thank you very much for watching. See you sa next video. Bye-bye.